Hi everyone! So welcome back to my YouTube channel and it's me, Jan. So for today's video guys, pag-usapan natin ang menstruation cycle ng ating mga alagang aso. So kung hindi nyo alam guys, ang aking alagang aso na si RABIYA ngayon ay meron siyang menstruation. So ano nga ba yung dapat nating gawin? So ano nga ba yung pwede nating gawin para maiwasan mabuntis ang alaga nating aso? At kailan ba dapat pwedeng pa-istad ang ating mga alagang aso? So yan yung pag-uusapan natin dito sa aking YouTube channel ngayon. So kung gusto mong malaman, so please stay and keep on watching. Hello guys! So ngayon guys, yan nga pag-usapan natin ang menstruation cycle ng ating mga alagang aso. Pero disclaimer guys, so ako po ay hindi professional vet. So i-share ko lang sa inyo yung nalalaman ko about menstruation cycle. I-share ko sa inyo in an easy way na mas madali nyong maiintindihan. Yan. Kasi meron mga medical terms silang mga ginagamit na estrius, prostrius, yun yung mga stages ng menstruation ng aso. Pero bago tayo mag-start guys, so kung bago pa lang po kayo dito sa aking YouTube channel, so don't forget to click subscribe at i-hit nyo na rin guys yung notification bell on para ma-notify kayo sa mga susunod nating panibagong video dito sa aking YouTube channel about dogs caring tea. So tara guys, proceed na tayo sa video. Ang mga alaga nating aso, mga ka-dog friend, kapag tumungtong na sila ng 6 months, ito na yung puberty stage nila or pagdadalaga parang tao na kapag 12 anyos na possible na na magkaroon sila ng menstruation. Parang sa aso naman is 6 months old, possible na meron na silang magkaroon sila ng menstruation hanggang pataas, hanggang 9 months, 10 months. Tsaka, for the record guys, mas mabilis magkaroon ng menstruation ang mga small type ng aso kumpara sa mga malalaking aso. Sa mga malalaki kasi, medyo delay yung menstruation nila kumpara sa mga maliliit katulad ng Shih Tzu, katulad ng Chihuahua. Yan. So, paano nyo ba malalaman na kung meron ng menstruation ang inyong alagang aso? So, first, kung hindi niya makikita may dugo yung kanilang vulva or ang kanilang ari. Second guys, is makikita niya naman na lumalaki ang kanyang vulva o yung ari. Ayan, tapos nagre-release doon ng pulang dugo. Minsan creamy na medyo yellowish, ganun. Kadalasan, madalas umihi sila na medyo sa mga aso is very attractive yung amoy ng kanilang ihi. Kaya mapapansin nyo guys kung saan umiihi yung babaeng aso. Sinusundan naman ng lalaking aso tapos iihian nila. So, parang territory style, ganun. So, yun yung first stage. Pero sa first stage ng menstruation ng aso, hindi pa sila nagpapagalaw. Hindi pa sila nagpapaistad. Magbilang kayo ng 9 days. Ayan. Doon yun na makikita na clear na yung lumalabas sa vulva ng babaeng dogs. So, yung time na yun, yun na yung pwede na silang magpaistad or ready na silang magpaistad. Pero, kung 6 months pa lang yung aso nyo, mimialis dyan, kung 6 months pa lang yung aso nyo, huwag nyo muna silang ipapaistad. So, i-avoid nyo muna na mabunti sila kasi yung katawan ng aso guys, parang tao rin yan. So, kailangan kuno-condition yan, kailangan matured na yung katawan ng aso bago sila magbuntis. Parang tao, yung 12 years old ba? Ngayon, papayag ka bang mabuntis? Di ba hindi? So, kailangan matured na yung katawan kasi masyadong bata pa kapag 6 months old, hindi pa sila ready noon. Second stage guys, yun ay makikita nyo, clear na yung labas sa vulva ng aso nyo, yan. So medyo nag-iimpis na siya. Tapos makikita nyo guys, ready na silang magpa-stud. Yung buntis nila is, nauuna pa. Ayan, gumagano na sa gilid. Tapos parang sinasabi nilang pwede na silang stud. So yun. So tumatagal siya ng, ang standard is 9 days. So kunyari, first menstruation, bilang kayo ng 9 days, ayan. Tapos, after 9 days, bilang ulit kayo ng 9 days. So, yun na yun. Yung time na pwede na silang mapag-stud. And yung third stages nila, guys, doon mo na malalaman kung nabuntis ba yung mga dogs nyo or hindi. So, kung yung aso nyo, guys, is nasa 2 years old naman na, tapos meron siyang kasamang mga male dog na kapartner niya. So, hayaan nyo lang sila mag-stud sa mga
ayan, sa female dog. So kailangan kasi 3 times na stud. Pwede kayong first day na stud siya, second day stop, third day stud, tapos next day stud. So ganun. Tapos sa third stage nyo kasi malalaman kung nabuntis ba yung aso. And yung fourth stages niya ng aso, guys, is yun, relaxing time. So kung hindi siya nabuntis, so kailangan sa fourth, yung fourth stage naman, ayan, doon na yung walang nangyari, hindi nabuntis. So doon na agad magre-relax lahat ng katawan ng aso nyo. Madali lang naman isipin yung menstrual cycle ng aso. So in an easy way, so mas madali lang talaga. Mahirap i-explain pero madali lang naman tandaan. So first stage, ayan, makikita nyo, di ba? Meron nang lumalaki yung kanyang vulva, tapos may kakaroon ng dugo. Ayan. So bilang lang kayo ng 9 days at saka pwede nyo siyang ipa-stud. So, kasi doon clear na yung lumalabas na liquid sa vulva ng mga aso nyo, which pero malaki pa rin. Tapos sa third stage, doon naman papasok, doon nyo naman makita kung nabuntis ba or hindi. Tapos sa fourth stage, kapag hindi nabuntis, yun na, relaxing time na. So yung aso, ipe-prepare niya ulit yung katawan niya para sa next menstruation niya. So ganun yung nangyayari sa cycle ng aso. So bilang na naman kayo another 6 months para naman sa second menstruation ng aso nyo. So ganun lang kadali. Ganun lang kadali intindihin yung menstruation. Pero pag nasa actual na, guys, minsan kasi hindi nyo talaga makikita or mapapansin na meron na palang menstruation yung aso nyo. Pero kung nagbibilang naman kayo, kung tinatandaan nyo, I'm sure yung mga breeder, nasa isip nila yan, bisa nasa kalendaryo pa nila yan. Pero yung mga tayo mga nag-aalaga lang, di ba, minsan hindi natin alam, uy, in-hit na pala siya, tapos na-stud na pala ng ibang aso. So may time na ganun yung nangyayari. So yun lang, shinare ko lang sa inyo kung yung menstruation cycle ng aso. Tandaan nyo, guys, kapag 6 months pa lang yung aso nyo, wag na wag nyo muna ipapa-stud, ipapabuntis, kasi hindi pa fully develop ang kanyang katawan. So kailangan kahit papano sa bet, second menstruation. Pero mas maganda kasi, guys, kung third or fourth menstruation nyo bago sila magbuntis. So mas maganda rin kasi, guys, na may advantage din kasi kapag ni-stud yung aso pero nasa tamang panahon, tamang oras. Kasi kapag hindi na-stud yung aso tapos tumanda na siya, nagkakaroon sila ng tumor sa matres, ganun. May instead kasi meron ding positive effect sa mga dogs. Ang ingay naman, lika nga rito. Sa lalaking aso naman, guys, kapag ano sila, hit naman sila, alam niya naman, miski kahit sa paa, umaano sila. Sa babae naman, mapapansin nyo, guys, medyo yung appetite nila, bumababa, tumatamlay sila, kasi nga meron silang menstruation. Pero, kumakain pa rin naman sila. So, kailangan pa rin ng support ng vitamins. Tsaka kailangan, alagaan nyo. So, yun lang, guys. Like my video, guys, so don't forget to click thumbs up. At kung meron po kayong question or suggestion, mag-comment lang po kayo sa baba at mababasa natin yan. Tapos sasagutin ko yung mga question nyo sa abot ng aking makakaya. Ayan. At pwede nyo rin po akong i-follow sa aking Facebook, Instagram, TikTok. Ayan. Kung may question po kayo, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook account na johnmichaelwee. Ayan, mag-reply po ako. At yun lang, guys. Yan, don't forget to click thumbs up at i-share tong video na to. And yun, see you on my next video. So, bye-bye. So, kailangan talaga bilang nyo ng diaper yung aso nyo kapag ayaw nyo po silang magbuntis.